Ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang heads of state ng ASEAN sa India, pagkakataon daw para lumalim pa ang relasyon ng ASEAN sa India na isa sa pinakamalaking trading partner ng Southeast Asia. Pero para kay Pangulong Duterte, hindi lang dapat sa ekonomiya ang kooperasyon ng ASEAN kundi pati joint military action para labanan ng terorismo at pirata sa karagatan. Hindi raw masama kung kasama rito ang China. Even in the Gulf of Aden, there are ships from all countries all over the world patrolling the waters, the Gulf of Aden, against international pirates. So it's that kind of cooperation that we're contemplating. Bago ang pagdalo sa summit, nag-bilateral meeting muna si Duterte kay Indian Prime Minister Narendra Modi. Pinuri raw ni Modi ang anti-drug campaign ni Duterte. Prime Minister expressed his support for the ongoing concern of our President, Philippine President Duterte, against drugs. He in fact said that there might be a need for international cooperation to deal with the menace of drugs. And the Prime Minister highlighted that it should be of the same scale and scope as international cooperation that we have today on climate change. Para kay Trade Secretary Ramon Lopez, isa sa mahalagang napag-usapan ng dalawang leader ay access ng Pilipinas sa murang gamot mula sa India. Ilan sa mga gamot na gustong matutukan ng Pilipinas ay para sa hypertension, cholesterol at cancer. Does these generic medicines are already present? Yes. Oh, so we want basically just to have better access and more of this and more alternatives. No? Kung pinalalim ni Duterte ang military cooperation ng Pilipinas sa China at Russia, ito rin ang naging hakbang niya sa India. Bibili na nga raw ang Pilipinas ng military hardware mula sa India. Palalawakin rin daw ang kalakalan at negosyo sa dalawang bansa. Bahagi raw ng mga nilagdaang Memorandum of Understanding ay mahigit $1 bilyong na bagong Indian investment na magre-resulta sa mahigit 100,000 trabaho sa sektor ng renewable energy at information technology. Maki Pulido, GMA News.